Welcome back to our YouTube channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong DIY wedding ring holder at aras. Kung bago lang kayo dito sa channel namin, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos. So tara, let's start! Ito yung mga materials na ginamit ko. So, itong abaca box na heart shape na to, nabili ko lang siya sa Shopee. 59 pesos lang siya. Nagtingin-tingin din kami sa Tabora Street, sa Divisoria, kaso wala kaming nahanap na heart shape, puro square. So, instead na traditional pillow yung gamitin para sa aras at ring, gusto ko kasi medyo unique siya, kaya ito yung nabili ko. Ito namang flowers na to, artificial lang siya, white green silk rose flower. Nabili ko siya sa Shopee rin. 12 pieces siya na flowers. Nagkakahalaga ng 168 pesos. So, sukatin niyo yung height ng box. Itong heart box na to, ang size niya ay 6x6x3. So, bali-baliin nyo lang yung stem ng flower. Madali lang naman siya i-bend. So, pagkasyahin nyo lang siya dito sa box. Sa isang box na to, ang kaya nyong ilagay ay 5 pieces. Dalawa sa gilid, dalawa sa magkapilang gilid, at isa sa baba. And make sure nyo rin na magkakasya yung aras. Etong aras na bili ko lang siya for 100 pesos sa Tabora Street. Heart shape din yung pinili ko kasi heart shape yung shape ng box. So, eto, nilagyan ko na siya ng design. Nag-add din ako ng konting leaves na maliliit. So, ang cute niya tignan. Tada! So, next naman tayo dito sa ring box. So, ganun pa rin. Yung flowers, sinukat ko siya. Tapos, binend ko yung stem para magkasya. Share ko lang tong wedding ring na nabili namin sa Ongpin. Pares na siya, 8,900. It's 18 karat gold. Ang size ng ring ko ay 4. Sa husband-to-be ko ay 9. Nabili namin siya sa Goldfinity. Pag may kasama siyang box, additional 150 lang. So, ang binayaran namin lahat is 9,050 pesos. As you can see, simpleng design lang siya, plain gold lang siya. Wala masyadong design pero napakaganda niya, elegant siya tignan. So going back dito sa ring holder na ginagawa natin, 7 pieces na rose yung napagkasya ko, 3 sa magkabilang gilid at isa sa baba. Sukatin nyo rin kung kasya ba yung box ng wedding ring nyo. Tapos, nag-add din ako ng konting leaves para maganda yung design.
And nilagyan ko rin itong parang brown na tela para hindi naman pangit tingnan yung lagayan sa baba kasi kita yung mga binend nating stem. At syempre para makapit yung ginawa natin, lagyan natin ng glue. Yan, gumamit ako ng glue gun dito para matibay siya kahit papano. So, ayun nga, ECQ pa rin. Malapit na yung kasal namin sa May 18. So, medyo kinakabahan kami kasi baka ma-extend na naman yung ECQ. Eh, ang inaalaw lang ng simbahan ay 10 person. And, sobrang higpit din sa mga restaurant. So, medyo sad. Pero okay lang, mas tipid. Sa gantong panahon nga lang, ang hirap mag-asikaso, ang hirap kumilos, lalo pag may mga lalakarin ka, hindi ka makalabas, ang hirap ng transportation. Pero okay lang, chill bride pa rin, saka lagi kong sinasabi, God will provide. Kung ma-extend man ang ECQ, tuloy pa rin ang kasal sa May 18. Sobrang excited na kami. Ang tagal namin tong inantay. Buti na lang nakapag-prenup kami bago ulit bumalik ang ECQ sa Metro Manila. Para sa mga bride na ikakasal din ngayong taon, huwag kayong malungkot. Sa amin, kahit konti lang ang bisita, okay lang. Basta matuloy lang tong kasal. Hindi naman pabonggahan to. Ang importante, mabigyan ng blessing ni Lord ang pagsasama. Well, kahit hindi pa naman kami nagsasama, gusto lang namin na maikasal na. Kasi, antagal na rin namin. May 17, 7-year anniversary namin. The next day, May 18, will be our wedding day. So, kahit konti lang yung bisita namin, okay lang. Basta matuloy lang namin to. Sobrang excited na kami. Sa next video na i-upload namin, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng DIY wedding candle. Tada! Ito na ang finished product. Nag-add din ako ng ribbon sa labas ng box para naman may design. Ganda ba, guys? And if you like this video, please don't forget to like, leave a comment, and share this video. Thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo at huwag niyo na rin kalimutan na mag-subscribe sa channel namin. Thank you so much!